Welcome back sa aking channel. So, babati muna ang worship pick sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko mula si RJ Visa. So, nagpapabati siya, nag-comment sa atin. Next is si Sir Mandy Imperial sa Panta. Pakibisit na lang po ang kanyang vlog. Ganun din ang Quickline Travel, Pagay Antipulo Branch. Lalong-lalo na si Sir Leway Technician. So, idol po natin yan. Magaling yan sa mga LED TV. Next, binabati ko rin po si Fix and Review. Palaging nagko-comment sa atin kahit sa Facebook, sa ating blog. Palagi siyang nariyan. Binabati ko rin si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Next, si San Gico Electronics. Shoutout sa iyo, sir. Next, kay Bob, Basic Bob. Binabati ko rin si Bung Electronics. So, nag-comment po siya sa atin, kaya nag-shoutout tayo sa kanya. Binabati ko rin si DHAB Tech Blog, TB Tech Blogger. So, ito po ang kanyang mga blog. Pakibisit na lang po. Next, si Sir Mel Electronics. So, nag-comment po siya sa atin. Shoutout po sa iyo, sir. Next, huli nating babatiin ay si Sir June P. Technician. So, ayan, nag-comment po sila sa atin, kaya binabati po natin sila. Pakibisit na lang po ang kanilang mga vlog. So, ang pagbati po ay wala sa aking channel, Workshop Picks. Salamat! Atin nyo tayo sa ating gagawin. Hello! Kumusta? Welcome back. So, mayroon tayo ditong laptop na dinala ng ating customer. Ang problema nito ay palaging nagbabago yung oras. So, alam na pag ganun nagbabago ang oras. So, gagawin natin, bubuksan natin. Yan. Papalitan natin ang CMOS battery. So, hindi naman lahat ay marunong magpalit ng CMOS battery. Kagaya nito. So, hindi kaya na may-ari. Simple, basic, pero hindi kaya gawin. Siyempre, hindi naman lahat ay nag-aaral ng computer. So, ito yung linya natin. Kaya, tayo lang makapagpalit. So, palitan natin. Buksan ko lang. Tanggalin natin battery. Bago natin tanggalin ang CMOS battery. So, locate natin kung nasa ng CMOS battery. So, alamin ko muna kung nasa. Sa ano to? Pwede naman yan. Mamaya matapo na naman yan. Okay, buksan din natin yan. Para sa pagdaan na mamaya. Ito natin, unang dito. Kaya pa ako. So, pag ito yung nasa loob, nasa kabila ng board, yun lang. Buksan talaga natin lahat. So, ayun nga. Nasa kabila nga ng board, ng CMOS battery. Kasi, no choice. Hindi, buksan natin siya lahat. Kulin natin yung hard disk. Wala dito ang CMOS battery niya. Sa kabila. Excuse me, check natin yung keyboard. Tatanggalin pa to. I'm sure wala dito si mas mati sa may keyboard eh. Nandito ang keyboard, tanggalin ko muna to. Tayong ano eh, electric screwdriver. So, wala din dito ang CMOS. Talagang nasa kabilangan. Sa kabilangan ng board. Okay natin yung HD. So, check natin.
natin yung sa kabila. Sa kabilang bahagi, baka nandito. So, ano na pala ito? Nabuksan na yata. Wala yata yung mga nandito. Bakit wala ang tarnila nito? Mami, asulang mabu! So, nabuksan na pala siya. Hindi ba gamitin? Tina, may ginagawa ako, anak ko. Pa-order. Gamit ka ng ibang ano dyan. Gamit ka ng ibang kulay. Meron itong tornilyohan dito eh. Ayan. So, natanggal niya na. Ah, natanggal na ng may-ari. Ayan. Sira din pala dito. Paangatan ng mga ano nito. So, wala din dito. Nandito yun sa ilalim. Wala. Baklas talaga. So, wala tayong choice. Baklasin natin yung buong case. Hindi ko pala ito na testing. So, testingin ko muna. Baka hindi siya nagpa-power on. Suksok natin. So, mahirap na. Bago tayo magtanggal. Kailangan natin testingin. Yan, tap natin charger. Power on natin. Wow, ang ating saksakan. Power on. Kailangan magkaroon ng display. So yan, nagkaroon naman siya ng display. Dahil wala naman yung battery. Ah, battery. Walang. Yan siya, oh. Ang palagi nalabas. CMOS 6 ang bad, pero so, wala naman siyang SD, kaya bunutin na lang natin. Okay lang yan. Okay.
kunin na ako, anak. Marami tayong tatanggalin. Sa likod. Wow. So, tatanggalin natin to. May pie. So, itong problem, kailan may problem pala to? Natanggal yung ano ng keyboard niya. So, wala na po siyang lock nung ating inangat. Wala siyang lock, natanggal siya. Ibig sabihin nagalaw na rin siya. Kaya napakahalaga ng ating pagbibidyo ito para sa repair. Nakasabihin ng may-ari ay tayo ang may kasalanan. Kaya napakahalaga ng kabidyo. Evidence na rin. Ano pang DVD? So hindi basta-basta rin magpalit ng CMOS battery. Lalo na at kung so sa kalubloban ng CMOS battery. May lock pa rin dito sa kanyang DVD area. So yung mga ganito mga sila una, daming tornilyo. Yung mga bago ngayon, wala na nito eh. O, kanti na lang. Ayan, nagalit ko na. Meron pa dito. Naroon pa lang yung bibig, ano? Kala ko kung bakit. Kulang yung pera. Saan ito eh? Natin, hindi niya. So, ito yung CMOS battery niya. Sa ilalim. Ayan. So, palitan natin siya. Hindi ko na siya baklasin. Ito niyo.
Mali ito ay two pin type. Yan, two pin. Yung three pin merong space sa gitna. Yan. Wala nga ka na stop. Battery, two pin. So yan, palit natin to. Dito. Tapos ikot-ikot lang natin. And maiksi. Ikot-ikot ko na lang. Kasi maiksi siya. Maiksi rin na lang. Dali lang naman magkabit na ito. Mahirap lang magbaklas. Magaya niyan. Yung location ay medyo mas lima yung out. Yan. So, nalagay na natin. Ito yung pinagpalitan. Ngayon, ibabalik naman natin sa dati. So, ayun, simple lang. Pagkakabit ng CMOS, pero kadami ng tornilyuhan. O, kadami tatanggalin na tornilyo. Maraming babaklasin bago maibalik. Ayun yung simple. Pero, kailangan. Siyempre, kung paano natin siya tinanggal, ano din natin siya ibabalik. Limitan kasi yung mga pag hindi tayo marunong, nangyayari, tatanggal, pero hindi na ibabalik. Marami tayo na-counter na ganun eh. Lalo yung nagsisimula pa lang natin. May mga na-receive ako pa sa Pasatech. So, hindi sila ganun ka karunong pagre-repair ng laptop. Ang nangyari, kulang-kulang yung tornilyo. So, hindi naman natin masisisi. Tapos, ano, sira yung, ano, nasira din yung mga tornilyuhan, sira yung mga keyboard, ganyan, nasira nila. So, may mga pasa akong, may mga na-receive akong pasa sa akin. Ganun. So, nasira-sira. Lahat ng ano, tanggal yung mga ano nila. Mga pin holder. So, wala. Kailangan tanggapin. I-repair kung ano yung pinare-repair. Ayan. Anong talaga ang buhay kapag nagsisimula pa lang. Lahat naman ay dumaan dun. Back in place. Store yung lusot natin ito sa ilalim. Tapos balik natin ito ang kanyang DVD. Ayun ito, ano po muna. Ang kanyang tornilyo. Tornilyo natin dito. Para sa kanyang front bottom case.
kailangan natin ibalik ang DVD. Ayan. Balik na. Tapos, suot natin ito dito. Punta sa kabila. Dirty. Mami na. Ayan. Ito. So, hindi naman kayo magkakamali kasi may label ito eh. May label yung nakalagay. Ito i3. Itong may sarado. Number 3 yan. So ito ay number 2 dito. Ito yung TV. Hindi lang kami ng bubble wrap. So ito ang muna, ano lang dito. So hindi tayo may gawa niyan. Ang may gawa po niyan ay yung naunang nagtanggal sa atin. So naraglag po yan kanina, natanggal na siya. Madali lang naman yung buksan, naangat lang yan, pero wala na eh, kahit yung mga paa niya, wala siya. So, nagalaw na nung unang nagalaw sa atin. Ayan, pero may babalik pa rin naman natin yan sa ayos. Wala naman problema. Babalik lang naman natin sa ayos. Yan nga lang, siyempre. Ah, nagalaw na. Ah, medyo mahirap lang. Mahirap lang. Kasi napakailaman na ng iba eh, hirap pag na-own. Balik ko lang to. Dahan-dahan lang pag magbalik niyan. Ayan. Hindi mo naman yung kailangan persign eh. Ba't pa natin ilock? Hindi mo na natin ilalock sa huli yan. Kailangan natin yung ito. Yun lang. Yan, dahil ang lock ng keyboard ay wala na. Nahihirapan tayo. Nahirapan tayong mag-lock. Ito pa naman yung mahirap. Ayan siya oh. So wala na kasi siyang lock eh. Ito mahirap. Kung babalik na ito, wala na siyang lock. Kaya ganito lang. Yan, tapos ito timing na lang. Meron na siyang tapos timing. Yun, ganun lang. So mahirap talaga kapag nagkalaw na ng iba. Hindi na tayo ang first time. Close na natin. At balik natin yung kanyang HDD. Okay. Ano rin yung casing nito. May casing to, yung mga ganito. Ah, meron pa pala. Siguro wala na lang yung sa pinsailalim. Ayan. So, balik na. Before natin siya i-close, testingin muna natin siya. Pinaka-best option yun eh. Naka-plug naman yung hard disk natin. Tornilyo muna pala natin yung hard disk. Para hindi siya bumaba. Okay. Let's
plug the charger. Tingnan natin yan muna bago ibalik. Wala, may display. So, power on. Power on. Kailangan mag-display siya. Ayan. So, kailangan pagbutin natin. Mas battery. Lagay natin sa setup. So, bagoy natin ang kanyang oras. Okay. Time. So, ang oras ngayon ay 5:25. 5. Okay. Magkano ang keyboard? 25. Okay. Taba. So, ngayon ay 10. 10. 15. 20. 21. Okay. Enter. F10. Close to save. Okay. So, hindi nyo kita. Hindi nyo pala nakita. Sorry. Pero sinabi ko naman, ha, F10, ganyan. So, basic naman yan sa CMOS. So, maraming tutorial lang sa YouTube. Ayan, nag-boot na siya. Satayin ko lang siya matapos mag-boot. So, medyo mabagal lang. Hindi siya ganun kabilis. Yan. Ayan, nagbukas na. So, shutdown ko lang. Ayan naman, may balik na lahat. Yung mga takip na lang. So, shutdown muna. Shutdown. Dahil lang mapatay, tapos i-replace natin. Yan, remove natin yung tornilyo, tapos i-replace natin siya. Para... Okay. Yan. So, malinis naman siya. Mayroon natin yung thermal paste pala. So, ang naglagay ay may-ari. Siguro, hindi ko alam. Yan, so, pinakalatan siya ng thermal paste. So, mali po yan, paglalagay na ganyan. Pero, hindi ko na siya tatanggalin. Yan, kawaya ako na lang siya dyan. Kasi nailagay na eh. Yan, hindi ko na siya galawin. Kaya ako na lang. So, mali yung ganun paglalagay. Over. Pangit, tingnan. So, hindi na usable yung iba yung kumalat. So, hindi ko na siya matatanggal. So, okay lang naman yun. Hindi masyadong nakaano. Huwag lang bumagsak sa board, sa main board. So, hindi naman siya nabagsak sa main board. Nasa interface pa rin siya ng processor at ng GPU. So, okay lang yun. Pero hindi siya okay. Hindi siya magandang tingnan yung lang masasabi ko. So, hindi siya correct ang paglilagay ng thermal paste. Kasi, waste na yun. Kasi, sayang na yung thermal paste. Na inilagay na ganun karami na pwede pa naman gamitin sa susunod. So, ayan. Balik na lang ng takip. Okay. Takip ko lang. Ito. Takip natin. Tapos, ito. Yan. So, yan. Ibalik na natin. Lagay natin yung battery. Kailangan pag na-change natin yung CMOS battery, tapos naitama natin yung oras, so, dapat okay na siya. Hindi na siya magbabago. So, yan. Open natin. So, power on natin kung may charge yung battery. Yeah. So, wala. Hindi gumagana ang battery. Plug natin ang charger. So, plug the charger. Power on. So, dapat yung kanyang CMOS battery. O, yung time niya is tama na. F2. So, nahuli ako. Nahuli akong pumindot ng F2. Kaya nauna siya. Pero at least, hindi na siya lumabas yung CMOS settings. Ibig sabihin, pag correct na siya, hanggang sa mabuhay natin,
okay na siya. Okay na yung CMOS battery natin. May load na, nakakarga na para sa kanyang BIOS. Ayan. So, enter ko lang. Antay ko lang mag-boot. Medyo matagal-tagal. So, wait lang. So, medyo mabagal lang. Just wait. So, 30 minutes na tayo. Ayan. So, mapansin nyo, yung oras, yung sinet natin na oras kanina, ayan, naka-AM lang siya, pero 5 yung settings natin kanina. Mapansin nyo, medyo mabagal mag-load lang. So, mapansin nyo, yung oras nun sa baba. Ayan. So, nakaset na siya na 2021. So, hindi siya nagbago kanina. Nung inano natin kanina, hindi siya nagbago. Nung tinanggal natin yung battery, tapos na-restart, hindi siya nagbago. Ibig sabihin, okay na, naglo-load na yung ating BIOS. Yung time settings niya, yung clock, so okay na siya. So, ayan ang ating CMOS battery replacement. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. Bye-bye.